Hello mga kabayan. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ano nga ba ang mga dapat kailang ihanda bago at pagkatapos lumipad pauwing Pilipinas. Our original flight should be Dubai to Manila. Then after that, na-cancel siya at ginawang Dubai to Clark. And after na-cancel ulit, ginawang Dubai to Davao na. So ang mga dapat i-prepare lang pagdating sa airport, ang hinanap sa amin ay kung meron ba kaming safe Davao QR. Kailangan nila doon sa Davao pagkatapos lumapag. Nung nasa check-in kami, 4 hours before the flight, ang dami nang nakapila. So, our flight is 2 a.m. So, nasa airport na ako ng 10 p.m. Guys, isang reminder lang pala na dapat lahat ng documents ay dapat i-print muna. Kasi ang nangyari sa aming flight, ang daming nag-save lang sa cellphone, digital copy lang. So dapat digital lang naman talaga pwede na. Pero may mga counter na hinanapan pa rin ng hard copy. At buti na lang, pinaprint ko na lahat ng hard copy at the same time meron din akong soft copy. So yung ating ibang kabayan doon ay nagpa-print pa. And ang cost ng printing doon is 10 dirham per page. So, ang nangyari, may mga kabayang nagpa-print nga doon. Pero, meron ding ibang kinuha na lang sa kanila is yung copy sa phone. So, hindi namin maintindihan. Para sa inyo, better to be safe para wala ng hassle, ay ipa-print nyo na lahat ng documents nyo at the same time, mag-save din kayo sa cellphone nyo. Vaccine certificate, one health pass QR, PCR test natin na valid for 48 hours. So in my case, pagdating ko sa counter, ang hinanap lang sa akin is copy ng aking PCR test and passport. And tinanong lang verbally kung may nakapag-register na ako ng Safe Davao. Kasi yun yung tinatanong talaga nila. Ang daming kabayan nating hindi nakapag-register doon. So biruin mo yung oras na yun. Kailangan mong mag-register sa Safe Davao. Kailangan mong i-enter ang Philippine number para makareceive ka ng OTP. Ang nangyari, kailangan patuloy tumawag ng iba sa Pilipinas para kunin yung mobile number nila at kunin yung OTP na marereceive ng kanilang kamag-anak sa Pinas. So sa akin naman, ang ginawa ko na yun, morning pa lang, nag-register na ako sa One Health Pass, Safe Davao QR. Isa pa pala guys, di namin alam na entitled pala kami ng plus 25 kg check-in luggage. Si last time, nag-announce ang Cebu Pack na from October 1 to October 15, may free 25 kg sila. Pero ang flight kasi namin is October 23. So ang alam namin, wala na yun. So nabasa ko in the morning sa comment ng isang kabayan, nagtatanong kung may free 25 kg check-in baggage pass. So nag-reply yung Cebu Pack na meron din. So malamang sa malamang, meron din kami sa flight namin kinaumagahan. Ang ginawa ko, nagpunta ako ng maaga sa airport para kung sakali na mag-over luggage ako, I can manage para makapag-purchase ng baggage. Ang tanong ko rin last time kung kinikilo pa ba ang mga hand carry natin sa Cebu Pack. Dahil as per their new rule, isang bag na lang ang hand carry, including laptops, lahat ng mga personal na gamit. So luckily, hindi naman siya kinikilo guys. You can bring your hand carry plus yung backpack nyo kung meron pa kayo. Pero yung hand carrying maliit na maleta, pag nakita nilang medyo mabigat yun, parang bago ka makapasok dun sa pintuan mismo ng eroplano,
may mga crew doon na kailangan mong iwan yung ano hand carry mo at ilalagay nila sa ilalim, hindi na sa overhead bin. During the flight, may ipapa-fill up silang arrival card prior to arriving in the airport. Pagka-arrive sa airport, ibigyan kanila ng one-stop shop MROF para sa passengers undertaking. So ito yung i-fill upan mo yung details mo. May nakalagay din na queue number mo kung OFW ka. Meron ding separate lane na number for returning Filipinos na hindi OFW. So dito sa one-stop shop MROF na to, ilalagay mo lang pangalan, yung address kung saan ka tutuloy pagkatapos ng quarantine mo, tsaka mobile number mo. And dito rin na tatanong kung saan kang nanggaling bansa, yung flight details mo, kung anong airline, and then kaano ka katagal, kung saan ka nag-stay na bansa. Like for me, Dubai, UAE, kakabalik ko lang last March 16 hanggang October 23, which is our flight. So nilagay ko doon March 2021 to October 2021, the period of stay before my return to the Philippines. Pagkatapos nitong one-stop shop MROF, kailangan mo ring fill upan yung Bureau of Customs. Kailangan mong i-declare yung controlled goods, yung mga mamahaling mga gamit. And then, kung meron ka ring perang dala, which is I think kung more than 50,000, I'm not sure guys, nakalimutan ko. Basta may certain amount kang dapat lang na dala. If more than that, kailangan mo lang i-declare sa papel na ito. And after that, tatawagin ka na ng taga BOQ. May pila doon na kung saan i-assess kanila regarding doon sa vaccine status mo. Sa pilang ito, kailangan mong i-present yung iyong One Health Pass QR, yung iyong vaccination status, and then yung passport mo. Dito ka na i-assess ng taga BOQ kung entitled ka for 5 days quarantine or 7 days quarantine. Since ako fully vaccinated, so ang binigay sa akin ng certification ay 5 days. Pagka partially vaccinated ka or hindi ka pa na-vaccinan, you will undergo 7 days quarantine. Then after nito, meron silang certificate na ibibigay sa iyo na nagpapatunay na fully vaccinated ka. Sa OWA, may pila doon na for fully vaccinated and non-vaccinated OFW. Doon, ibibigay mo sa kanila, ipapakita mo yung certification and your passport again. So dito sa OWA, bibigyan ka na nila ng hotel endorsement paper kung saan ka mag-stay na hotel. And after nito, lumabas ka na. Paglabas mo, ihuhulog mo naman sa isang box yung pinirmahan mo kaninang for Bureau of Customs kung saan din ka nag-declare ng mga goods na dala mo or perang dala mo. And from here, sumakay na kami ng bus. Actually, sa flight namin na Dubai to Davao, I think nasa 100 plus lang yata kami na pasahero. Kasi may 5 bus yata na sumundo sa amin. Sa flight na yun, iba-iba kami ng hotel. Kami na nasa isang bus, dinala kami na sa isang dormitel. So far, medyo okay naman siya. Ayun nga lang. Mag-aantay pa kami ng 5 days bago kami swab. Then, pagka na-receive na namin yung result na negative, pwede na kaming lumipad ulit pa Manila, which is shoulder pa rin yata ng Cebu Pacific. So yun lamang guys, lahat ng impormasyong aking nabanggit ay based lamang sa aking experience via Cebu PAC. Kasi ang alam ko, iba-iba yung rules bawat airline. Sa Philippine Airline, ang alam ko, hindi na kailangan ng PCR. At iba-iba sila ng requirements na kailangan sa'yo bago ka makalipad. Yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng uuwi, good luck. At i-prepare nyo lang yung dapat i-prepare para maiwasan natin ang hassle sa ating flight. Good luck and God bless po sa ating lahat.